Sa magandang araw, Abares. Video na ito pag-uusapan natin po itong mga recent po ng mga rumors and recent po ng mga movements, especially sa free agency po ng PBA. And then of course, we will talk about some potential trades po that may happen in this ongoing po ng mga tournament kabola. Again, pag pinag-uusapan po natin trade rumor, ang ginagawa lang po natin is that we are trying to check kabola if this is logical for it to happen or kung hindi po logical para sa atin. Basically, we are trying to say na wag dapat paniliwalaan po yung trade rumor. So, mga hindi pa po nakasubscribe kabola, pakapindot naman po yung subscription button. Let's start po with the situation po of Roosevelt Adams and Terra Firma Jeep. I think wala yung question na Terra Firma is the most busy team po in this ongoing po na break mid-tournament po dito sa Governor's Cup. They're the busiest team knowing nakakabalik lang po ni Joshua Monzon, their number one pick po in the most recent draft from his injury. And then of course, yung ongoing po ay na free agency din nitong si Wami Chongson at saka nitong si Macho Ganuelas Roser. Si Macho Ganuelas Roser, he already said no to the offer po of Terra Firma, so he is now an unrestricted free agent. So kahit saang team pa po siya mag-sign, pwede na po niyang gawin. Now, there is another guy that will now become a restricted free agent from the Terra Firma franchise. So, it is Roosevelt Adams Kabola. And let us be clear about the situation po of Roosevelt Adams. He is a restricted free agent. Hindi po siya unrestricted. Wherein, he can sign any offer that he wants and then maglalaro na po siya sa team na yan. By being a restricted free agent po Kabola, may karapatan po ang Terra Firma na kapag siya po ay nakapapirma po ng kontrata sa ibang team, eh pwede po nilang i-match yung kontrata po na yon at kailangan pong bumalik nitong si Roosevelt Adams sa kanila to play for them and honor that contract. So that's a restricted free agency. Now for him to be unrestricted wherein he can now sign with any team that he wants to play for Kabola, he needs to wait 7 years kasi yan po yung current rule po dito po sa PBA. So that's around 2026 pa Kabola. So, in short, wala pa rin naman talagang control itong si Roosevelt Adams po sa kanyang sitwasyon. Basically, ang kanya lang pong control right now is to get a contract from another team and then see if Terra Firma po will match it or not. Kaya naman talagang under ito ng trade rumors kasi in a way, pag-uusapan natin Kabola, sino yung mga potential po na magbibigay po sa kanya ng contract offer. Kasi with the power po of Terra Firma to match, pwede maging trade transaction pa rin po yung maganap dyan. Para hindi nila i-match yung offer para makuha nila si Roosevelt Adams, malamang hihingi sila ng value in return. Pwede pong ganun ang maging sitwasyon po dito. But before we talk about the potential teams po na mag-offer po sa kanya Kabola, let us first look at what is happening po with Terra Firma. Hindi nakakagulat that they failed to sign Macho Ganuelas Roser kasi now San Miguel Corporation is can freely sign them. And of course, San Miguel Corporation, sa history po ng Terra Firma, sila po basically yung sineserbisyuhan po ng Terra Firma Jeep. And now, they San Miguel Corporation, hindi na nila kailangan po magbayad ng kahit anuman kay Terra Firma to get po the services of Macho Ganuelas Roser. Ibang sitwasyon kay Roosevelt Adams pa rin, kakailanganin pa rin po nilang magbayad kasi nga po, restricted free agent. Nevertheless, this entails though na yung power po ng mga farm teams ay mukhang nababawasan na Kabola. And so let us observe them in the next few more years. Siguro nandito pa rin sila kung nagkaroon pa rin sila ng karapatan actually to lure money from these big conglomerates by being part of the PBA. Now, who are the three teams that we think should make an offer po for Roosevelt Adams? Numero uno sa listahan ko is Alaska Aces, knowing that they are badly in need of a 3-point shooter. So, kaya Alaska Aces po yung unang pumasok po sa atin pong isipan. Buti na lang po at in-increase na nila yung number of fill arms po allowed per team. So, wala na magiging problema po with Alaska Aces. And of course, Alaska is also looking actually for their next face of the franchise type of player. Or simply a very talented player with high potential po na player. And I think that is still Roosevelt Adams. And you can check their his numbers, itong po si Roosevelt Adams, in the Philippine Cup. And it was actually pretty good. 11.2 points, 7.4 rebounds. He shot 38% from beyond the arc and corrected 1.9 three-pointers per game. He's a legit po na shooter. So, yung defense niya okay din. So, ang kagandahan talaga kasi dito kay Adams kasi nga, maganda yung size ng body niya. Kaya nga, pinipilit po siya ng Terra Firma to play on the 4 position. Which has been a big problem naman sa kanyang
paglalaro po sa therapy ng mga. So I still think that 3-4 mo dapat nilalaro si Roosevelt Adams, hindi lang sa 4 dapat. Okay naman yung mga ilang minuto siya sa 4, pero maganda rin nabigyan mo pa rin siya ng minuto sa 3 para naman matake advantage niya po yung strength niya against the much weaker player po na nasa small forward position. Another team that should consider him is of course San Miguel Birmen. Why San Miguel Birmen? Simply because they are badly in need of a forward, di ba? Sobrang lalim na ng kanilang big man rotation with their current po na lineup. They have Tautua, of course they have Fajardo, they just signed Bronjal, and then of course nandiyan si Vic Manuel. Ang wala sila is someone that can play the 3-4 position. And for and also they are looking for shooters. So talagang perfect fit itong si Roosevelt Adams po sa kanila. So they can play Roosevelt Adams together po with a Fajardo Tautua combo. Pwede pong ganun. And actually that could be a very interesting type of lineup kasi very strong po yung lineup din knowing nga po itong physique po nitong si Roosevelt Adams. And then of course the last team po that I hope will consider po trying to sign him is Phoenix Super LPG. Simply because I am very interested kung sa ginagawa po ng Phoenix right now. They are accumulating a lot of 6-3, 6-4, 6-5 type of players. Yung mga forward types po that can play multiple positions, makita mo po yun sa lineup nila. From Perkins, Wright, Jake Pascual, Sean Anthony, Demosis, Napoles, Manganti, Camacho. Lahat po yan, 6-3 to 6-5 po yan. And they can play multiple positions. Very modern po na klase ng roster building. Kaya naman gusto ko, ilagdag pa nila si Adams, di ba? Para talagang try po nila i-maximize itong kanin ng parang kumbaga may plano silang ginagawa po dito. And I think they can keep on doing it para sa akin lang, ha? And let us see kung saan po siya idadala ni Coach Topex Robinson. He's also a very very good coach. Now, let us talk naman po about the situation naman ni Chris Banchero. Chris Banchero, mag-expire po ang kanyang kontrata this upcoming January 31. And according to the rumors, is dalawang team actually ang talagang naglalaban daw dito. It's Miralco Bolts and then Phoenix Super LPG. Now, this is a very interesting for me kung bakit parang walang pakialam or hindi po interesado ang San Miguel Corporation dito kay Chris Banchero. And Chris Banchero, kabola, is having a breakout season or breakout tournament, kabola. For me, he has a good case, kabola, of being the best player of the conference. Depende sa magiging performance po ng team niya kung matutuloy pa itong Governor's Cup, itong si Chris Banchero. So, parang interesting sa akin, parang ayaw siyang napitan po ng San Miguel Corporation. Dati nilang player po ito sa ASEAN Basketball League under ALAB Pilipinas. Ito pa yung mga numero niya kabala, this Governor's Cup. He is averaging 18 points, 3.6 rebounds, 4.4 assists per game, 2.4 steals per game, shooting 55% on the field, and 39% from beyond the arc. So, imba numbers ngayon na pinapakita po ni Christopher Banchero. And still, yun nga, hindi interesado sa kanya ang San Miguel Corporation ata. Like Ginebra is badly in need of a point guard that can take the role po of Sonny Pringle. Bagay na bagay si Banchero doon, pero parang wala silang interest. Maybe talagang totoo rin yung rumor in the past that nagkaroon nga po ng pangit po na reaksyon ng San Miguel Corporation with the decision po of Banchero to enter the draft a year before they want him to enter. Now it's between Phoenix and Miralco Bolts. Now ang Miralco Bolts naman, they just lost a point guard po in the free agency. It's John Pindo, kaya siguro interesado sila makuha itong si Chris Banchero. Nevertheless, actually, I'm interested for them to keep those point guard minutes. It's kina Aaron Black, kina Chris Newsom, kina Bong Quinto. Those hybrid po ng mga gwardya, kabola. Kasi very modern yung mga ganong klase po ng sistema. And actually, they are winning games naman even with that hybrid po ng mga klase po ng kalawan. Nevertheless, of course, it will be a big addition for the Miralco Bolts po if they can add Chris Banchero. Now, dito sa article po kasi ni Sir Homer Sexton, he emphasized that money is not an issue siguro with this Chris Banchero pursuit. Kasi nga po, mukhang mangyayari dito is yung pera po na nakalaan sana kay Macho Wright, baka gumamit po sila ng portion nun para lang ma-retain po si Chris Banchero. Let us hope though that they can retain both. Between the two teams, I still prefer that Chris Banchero will remain with Phoenix Super LPG kasi he's already having a very good season with them. Maybe mas bagay sa kanya yung sistema po nitong si Coach Topex Robinson. I hope he realized that he is blossoming now with the Phoenix Super LPG.
yung parang take note niya rin po yung ego niya, yung pride niya, yung maging legacy niya po. And I think Phoenix is serious about their situation po sa PBA. So he could build up a name there, and actually they could try to win the championship with the way they are building their team, very modern. Mukhang matalino po yung mga nagmamanage dito. So I hope he realized that and keep on being with that team and try to build po a good history with them. Kabakabala, ano sa palagay mo? Saan dapat pupunta si Chris Banchero? Dito po ba sa Phoenix or dito sa Meralco? Comment lang po sa baba.